Ayun guys, andito lang ngayon sa Quiapo, Manila. Para sunduin si ma'am na na-pick up ko last month sa ano, sa Quezon Ave. Bali, nagpapasundo siya sa akin dito sa ano niya, sa school niya. Para iatid sa Timog. Kasi meron daw siyang imi-meet dun na kaibigan niya. At may iba tayo saglit guys. Baka pwede niyo akong mapayuhin kung anong dapat kong gawin. Kasi meron isang tao na nag-download ng video ko. Tapos, in-upload niya sa page niya. Ang problema kasi dito, bali naunahan niya akong mag-upload sa page, sa Facebook. Kumbaga, pag ako ang nag-upload, parang ako pa yung makaka-copyright kasi nga, naunahan niya akong mag-upload. Baka pwede niyo akong matulungan kung anong dapat kong gawin dito sa kumuha ng video ko. Ayoko naman din siyang i-report kasi baka naman, sayang din kasi pinaghirapan niya, masisira yung page niya kung i-report ko siya. Ayun nga guys, sana matulungan niyo ako kung anong dapat kong gawin. Bali, naka-block na rin kasi ako sa kanya guys, kaya hindi ko na rin siya makausap. At yung mga comment ko naman noon, binubura niya. Kaya parang siguro binabaliwala niya lang yung mga sinasabi ko sa kanya na kung pwede na delete niya na lang yung video kasi hindi pa ako nakaka-upload sa Facebook. Baka kasi pag nag-upload ako, ako yung makaka-copyright kasi nga siya yung nauna. Guys, tulungan niyo ako guys, ito yung channel niya. Tapos yung link nasa description ko. Pakisilip nyo na rin kung anong dapat gawin guys. Kayo na bahala guys, tulungan nyo na lang ako paano gagawin kasi hindi ko alam eh. Mag-comment na lang kayo din siguro na akin talaga yung video na yun kasi hindi naman talaga sa kanya yun. Kasi kumbaga pinaghirapan ko yung video na to tapos ganun diba kukunin nyo lang ng napakabilis lang. Ayan guys, mabalik tayo. Ayan na nga si Mam, nagkita kami dito sa Recto. Para kitain niya yung kaibigan niya sa Timog. Meron daw silang tanong. Gagawin na para daw sa school. Pasensya na kayo guys kung meron akong watermark na Prodo Motovlog sa gitna ng video ko. Kasi nga kinukuha yung video natin, nire-upload sa ibang platform. Kaya nilagyan ko na rin ng watermark. Sa totoo lang guys, ayoko rin talaga maglagay ng ganyan kasi nga medyo abala sa panonood nyo. Pero wala tayong magagawa eh kasi nga kinukuha yung video natin kaya napilitan ako maglagay ng watermark. Ayun guys, papunta na kami sa QC niyan. Pasensya na kayo guys kung walang boses si ma'am dito sa content na to. Kasi request siya na kung pwede daw wag na lang daw marinig yung boses niya para daw mas safe na hindi siya mabosesan ng mga kaibigan niya. At ayun nga, habang papunta kami sa QC, may naikwento sa akin si ma'am. Kaya rin pala siya naubusan ng pera kasi sumali daw siya sa isang networking company at nag-invest daw siya ng malaking pera. Kaya ayun, nasira daw yung budget niya at pati mga alahas niya nasangla. Ang masaklap dito guys, pati alahas ng nanay niya at mga kapatid niya nasangla niya daw. Kaya nahihirapan daw siya maghanap ng pangtutubos niya dito. Kaya ayun, nagawa niya rin yung ganung bagay. Sinabi niya sa akin kung anong networking company pero hindi ko nasasabihin sa inyo guys kasi baka makasuhan tayo kasi wala naman tayong ebidensya. Pero sabi nga ni ma'am na scam nga daw siya pero wala naman tayong proper evidence na magsasabi na totoo talaga yun. Kwento niya lang naman sa akin. Itatago ko nila yung pagkakakilala ng network company na ng scam sa kanya. Actually daw sobrang laki daw talaga ng na-invest niya. Umabot daw ng 200,000 kasama daw yung mga nasangla niyang gamit at mga alahas. Kaya pala walang wala si ma'am kasi nga na-scam siya sa isang networking company. Kaya ang mapapayo ko sa inyo guys, hanggat maaari, invest lang tayo sa mga ganyang negosyo. Lalo na yung mga networking company na ganyan. Wala naman kasing easy money na mag-i-invest ka lang. Wala ang gagawin, kikita ka, easy money. Walang ganun. Pagtatrabuhan mo ang pera, kumbaga, kailangan ng hardworking, di ba? Hindi naman pwede na kikita ka nang wala ang ginagawa. May mga legit na networking company tulad ng kaso magbibenta ka ng mga product nila tulad ng mga sabon, pampaputi, etc. diba? Ayun ang totoong networking company. May gasolinahan din sila, diba? Ayun ang legit na network company. Pero yung mga pipitsugang network company na mag-i-invest ka lang tas
kikita ka monthly. Walang ganun. Walang... Eh di sana ang dami ng yumaman kung totoo yan, kung legit yan, di ba? Mag-isip-isip na. Pag ang interest ng pera mo ilalagpas ng 4%, mag-isip-isip ka na, hindi legit yan, scam yan. Kasi nga, ang bangko nga, di ba? Bangko na yan, 4% lang ang pinakamalaking tubo nila. Wala nang lalagpas sa ganyan. Kaya pag may mga nag-alok sa'yo na mag-i-invest ka ng pera na ganito kalaki, tapos ganito yung tutubuin mo ganito kalaki, walang ganun. Walang easy money. Kung gusto mong easy money, magtrabaho ka. Kung gusto mong magkapera, magtrabaho ka. Paghirapan mo. Kaya maraming nai-scam kasi nga gusto ng easy money. Ayan guys, andito na kami sa Timo. Kaya lang medyo umambon, kaya nagkayayaan kami na magkape muna sa iyang Starbucks. May malapit daw dito at sabi niya nga siya na daw sasagot kasi sinundo ko siya. Pero sabi ko hindi. Total, may kita naman ako kahit papano sa content na to. Sabi ko sa kanya na ako nang bahala. At syempre, abutan ko na lang din siya ng pera bago kami maghiwalay. Sabi ko nga kay ma'am, mag-vlog na lang kami. Baka sakaling dito pa siya kumita ng pera. Isama ko na lang siya sa content ko. Pero sabi niya busy daw kasi siya sa school. At saka baka daw magtrabaho na siya. Kasi nga, sobrang kailangan niya ng pera. Hindi niya pa alam kung anong trabaho yung a-applyan niya. Pero, very soon daw, mag-a-apply daw siya ng work. Or baka daw mag-abroad siya. Hindi niya pa daw sigurado. Bahala na daw kung anong mangyayari. Kung makakapagtrabaho daw ba siya dito sa Pilipinas. Or makakapag-abroad siya. Kung ano daw yung mangyayari, doon na daw siya. At ayun na nga, andito na kami sa loob ng Starbucks. Samahan niyo kami magkape guys, tara. Ayan guys, medyo busy dyan si ma'am sa bago niyang cellphone. Binenta niya daw kasi yung iPhone niya para pandagdag pantubos ng alahas ng magulang niya. Nabanggit ko rin sa kanya yon nung unang pagkikita namin na sana binenta niya nalang yung iPhone niya kaysa pumunta siya sa Quezon Ave para lang sa 3K. Kasi iPhone lang naman yun. Kumbaga, mapapalitan naman yun. Pero yung gagawin niya sa Quezon Ave habang buhay niya dadalhin yun. Sabi ko sa kanya. At ayun, nakinig naman si ma'am. Binenta niya naman yung iPhone niya. At bumili siya ng... Android phone na mas mura para at least pandagdag sa mga problema niya. Ayan guys, pauwi na kami niyan guys. Pero may napansin ako kay ma'am. Ayan, kung makikita niyo guys, nililinis niya pa yung pinag-inuman namin ng kape. Na dapat trabaho naman ng staff ng Starbucks. Ang punto ko dito guys, nakikita ko kay ma'am na talagang mabuting tao si ma'am. Diba, hindi lahat ng tao ganyan eh. Ako nga, hindi ako ganyan. Sa totoo lang, hindi naman ako ganyan eh. Minsan ganyan ako, pero minsan hindi. Ayan guys, paalis na kami yan. At nagpapatid siya sa akin sa Burger King sa Timog para makipagkita nga sa kaibigan niya. At ayan guys, bago kami umalis, request ako sa kanya na kung pwede, papicture muna ako sa kanya para may remembrance kami ni Max. At ayan na nga guys, papunta na kami sa Burger King para ihatid ko si Mom doon. Ayun guys, nandito na tayo sa Burger King. Dito na lang daw si ma'am kasi may kikitain pa siyang kaibigan para sa project nila sa school. Ayun guys, hanggang dito na lang siguro tong content na to. At request din ako kay ma'am na sana magkita pa ulit kami sa susunod. Pumayag naman si ma'am. Ini-schedule namin to sa last week ng January para sakto sa sahod ng ano ko, ng YouTube ko. Pinangakoan ko rin si ma'am na bibigyan ko siya at least 10k sa kita ng part 1 namin. At ayun nga, tuwang-tuwa si ma'am. At sana makatulong yung konting ibibigay ko sa kanya. So hanggang dito lang siguro tayo guys. Maraming salamat po sa lahat na sumusuporta sa akin. Sa lahat po ng bagong viewers, pakiclick naman po ng subscribe button and notification bell para ma-notify kayo sa mga susunod na upload. Maraming salamat. Mabuhay kayo kung gusto niyo. Thank you.